Magandang hapon, Pilipinas. Mula rito sa pag-asa, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Mula sa easterly, tail end of a cold front naman ang dominant weather system ngayon na makakaapekto, particular na dito sa bahagi ng Southern Luzon. Inaasahan po natin magdadala yan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng maulap na kalangitan na magdadala naman ng katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa probinsya ng Quezon, ganun din dito sa may oriental Mindoro, Marinduque at pati na rin po dito sa bahagi ng Camarines Norte. Samantala, mararanasan naman ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Bicol Region at pati na rin sa mga probinsya ng Occidental Mindoro at pati na rin dito sa bahagi ng Romblon. Inaasahan naman po natin sa natitirang bahagi pa ng ating bansa makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ayon naman kay pag-asa, weather forecaster Benison Estareja, bagamat maraming lugar ngayon ang nakakaranas ng mga pag-ulan, wala namang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa sa loob po yan ng susunod na 24 oras. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding, the Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Naglabas ng abiso ang pag-asa ay po dito nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang ilang bahagi po ng National Capital Region. Kabilang po dito ang Metro Manila, Rizal at ganun din dito sa Quezon. Inaasahan po magpapatuluyan sa loob ng susunod na 2 oras. Kaya pinapayuhan po ang mga residente na magdobli ingat sa posibilidad ng mga pagbaha. Lalong-lalo na po yan sa mga mabababang lugar. At dahil nga, ngayon po nakakaapekto ito po ang tail end of a cold front, alamin po natin paano po kaya nito maapektuhan ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, sa Metro Manila, may kataasan pa rin ang temperatura. Posible po yung umabot ng 25 to 32 degrees Celsius, kapareho po dito sa bahagi ng Legazpi. Malamig naman ang panahon na mararanasan dito po yan sa Baguio City dahil ang temperatura posible lamang umabot sa 15 to 25 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas, Fort Tacloban, asahan ng 25 to 31 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Cebu, inaasahan po natin, maglalaro po yan sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Cagayan de Oro, ang City of Golden Friendship, inaasahan po natin ang 24 to 32 degrees Celsius. Habang hindi naman gaanong nalalayo dito ang temperatura, dyan po yan sa Zamboanga na maglalaro naman sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Yan ang latest mula dito sa pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larrosa. Magandang hapon.